pong kalooban. Amen po ba doon? Sa biyaya po ng Panginoon. All is because of the grace of God. Lahat pong ito ay dahil sa biyaya po ng Panginoon. Napakabuti niya. Ganon din, magandang umaga po sa ating pong mga kapatiran, mga kaibigan, kakilala, na ngayon po ay nasa kanilang mga tahanan, na ngayon po ay nakatunghay din sa ating pong live stream na ito. Good morning po sa inyo, saan makay naroong dako. Nawa po ay alive and well ang bawat isa po sa atin, buhay at patuloy na gumagalaw at kumikilos, humihinga, ika nga. Kasi kapag humihinga tayo, may dahilan po ang Diyos kung bakit ka humihinga. At may mission tayong dapat na bigyan ng katuparan. We have a mission to accomplish, we have a mandate of God to know about and to understand clearly. Kailangan mo nating unawaing mabuti ang kahulugan ng buhay, ang dahilan kung bakit tayo may buhay. Sapagkat kung hindi, sayang lang, bawat araw na lumilipas, anumang tagumpay meron tayo dito sa mundo. Kung yan hindi nakaugnay sa Diyos, ay walang saysay. Ang halaga niyan pang 80 years lang, 100 years, hanggang sa ikaw po ay kunin ng Diyos, yung buhay na ipinahiram sa atin. Pero kapag ka lahat ng bagay ginagawa natin na meron pong kaugnayan sa Diyos, pagpapahalaga sa Kanya, wala pong bagay, anumang kapaguran yan, nawawala ng kabuluhan. Sabi nga ng banal na sulatan, magpakasipag tayo sa gawain ng Diyos, yawang batid natin na ang ating mga pagpapagal sa Diyos ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Di po ba maganda yun? Living our lives in the essence of eternity, thinking about eternity. Ayan, hindi lang po pang mundo. At salamat sa Panginoon sa pagkakataon yan. Ngayon po, sa umagang ito, tayo po ay magbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kaya nga po, ako po ay naniniwala, handa po tayong lahat na kumain ng ating pong breakfast, yung ating pong daily bread, at yan po ay ang salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay muling tumayo. Doon po sa mga nasa kanilang mga tahanan, nanyayang ko pong makibukas po kayo sa akin, sa inyo pong mga Biblia. Okay, dyan po sa naklat po ng ikalawang hari, chapter 4, verse 3. 2 Kings, chapter 4, verse 1 hanggang verse 7. Ulitin ko po, ikalawang hari, kabanatang 4 mula sa talatang 1 hanggang 7. Ito po ang ating mababasa. Yan. The wife of a man from a company of the prophets cried out to Elisha, "Your servant, my husband, is dead. And you know that he revered the Lord, but not his creditor. But now, his creditor is coming to take my two boys as his slaves." Elijah replied to her, "How can I help you?" Ulitin ko po yung sagot ni Elijah. Elijah replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" "Your servant has nothing there at all," she said, "except a jar, small jar of olive oil." Elijah said, "Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the doors behind you and your sons. Pour oil into the jars, and as each is filled, put it to one side." She left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, "Bring me another one." But he replied, "There is not a jar left." Then the oil stopped flowing. Ulitin ko po yung binanggit sa talatang yan. "There is not a jar left." Then the oil stopped flowing. When she went and told the man of God, and she said, "Go, sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left." Blinas na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita sa umagang ito. Tayo po'y humiling ng patnubay at gabay ng Banal Espiritu as we used to do this, because everything will be futile without the leading and the empowerment of the Holy Spirit as we ponder God's Word. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. 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 Panginoon, walang dahilan, Panginoon, upang hindi ka namin pasalamatan. Mula pa noon hanggang ngayon at sa darating pong mga panahon, inawit po namin, bahagi po ng aming pag-awit kanina na pagsamba, yung dakilang katapatan. Ito po'y tumutukoy sa iyo, O Diyos. Sentro sa iyo. Kung hindi ka tapat sa iyong mga pangako, wala pong halaga ang mabuhay sa mundong ito. At walang dahilan po ang buhay.
but because your good God, creator of heaven and earth, one who made us to be a living creation with love and joy that comes from you. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Subalit sa kabila ng kabutihan mo, Diyos, nakukulang ka pa rin kami. And therefore, Lord, we ask forgiveness kung ano man po yung mga shortcomings namin. Ano man po yung pagkukulang po, kahinaan, kabiguan na aming pong nagawa, kasalanan na aming pong naisip, nasabi, nagawa. Hindi lamang sa iyong harapan, kundi maging sa aming kapwa. O Diyos, we're asking forgiveness. We're asking forgiveness, Panginoon. Lord, inihiling po namin ang imbasbas, kalakasan, biyaya, mensahe na magpapalakas sa bawat isa sa amin. Gayun din, O Diyos, marami pong may karamdaman. May marami po akong nakausap, O Lord, itong nakarang araw, Lord God. They are suffering from difficulties, pains, Lord, hardship, trials na mabibigat. But you know, Lord, sa kabila ng lahat ng yon, naniniwala pa rin kami, O Diyos, ikaw pa rin na may control ng mga sitwasyon. Gayun pa man, salamat po. Mangusap pa sa amin sa pamagitan po ng imensahe. Arito po yung abang lingkod, make use of my life as a channel of your spiritual word and blessing to your people. Lord, I admit that without you, I am nothing. But with you, Lord, through the leading of the Holy Spirit, we can lose something a lot, Lord God, for your glory alone. Salamat po, O Diyos. Minsan pa, pagbalay mo rin ang bawat isa na sa kanilang mga tahanan at maging mga kapiling ko po ngayon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Kalaki pa ngayon pagpapasalamat. Amen at amen at amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Glory be to Jesus. Ito pong nakarang ilang mga araw ay parang hindi po naputol yung mga pagpupulong, pagmi-meeting, mga gawain sa iba't ibang lugar na dinaluhan po ng inyong abang lingkod. Itong few days back, nagkaroon po kami ng pag-uusap ng lahat po ng mga presbyter ng ating pong distrito at ilang pong mga director ng ating pong mga departamento sa buong Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God. At nagkaroon po kami ng Christmas Fellowship. Binago po namin yung paraan ng fellowship. Normally, kapag Christmas, may games yan eh. May palaro, mayroong gift, exchange gift, mayroong raffles, ganun ba? Inang inaasahan ng marami. Pero sa kabilang banda, sa biyaya at patnubay ng Diyos, hindi nangyari yun. Katunayan, yung aming pong business meeting, supposed to be business. Pag sila yung business, eh medyo seryoso yun. Pagpupulong, ay ginawa naming light, medyo pinagaan. At ang layunin po ay para madinig yung mga patotoo ng bawat isa. Kasi bihira po kaming magkita na maghayag ng patotoo. Kadalasan yung programa at plano ng pangkabuang gawain ng Panginoon sa Assemblies of God, no? Yung po madalas naming pinag-usapan. Pero yung mga personal, bihira yun. Malibang po na dalawin o magkaroon kami ng oras at panahon doon. So ginawa po namin, we decided as an executive part ng committee na yun na ilighten yun at saka pakinggan ang mga patotoo. Alam niyo po, sa kabilang banda ng mga paglilingkod sa Panginoon, marami pong nagtagumpay sa gawain. But not knowing, deep within, ay may mga bigating palang daladala ang bawat isa sa atin. Maging kami ang mga lingkod ng Panginoon. Piling niyo, marahil, pag nakatingin kay Pastor, Pastor, parang laging masaya, nakangiti. Hello, kawin-kawin mo dyan. Hello, smile. Jesus wants you to be happy, di ba? Hello, yan. Yet beyond that smile, ano kaya ang katotohanan? Yan. Hindi ko naman sinasabing itinatago ko yung mga bagay na mali. No? Yan. Kaya behind that smile, sometimes, madaling umiti eh. Madaling mag-praise the Lord. Yan. Superficial words of telling people, oh, how are you? Good naman. Mabuti. Di ba? Pagkatinan natin, kamusta ka na? Eto, mabuti. Ikaw, mabuti din. Pero ang totoo niyan, hindi talaga mabuti. Nag-away kayo ng asawa niyo. Naglayas ang anak mo o nalugi ka sa negosyo. Nasasabi lang natin, well, it's good. Good, okay lang yun. Kapag enjoyable sa iyong damdamin, yung emotion mo, yung kaisipan mo, at yung pag-unawa ay nakapaloob doon sa sinabi mong mabuti. Pero kapag hindi ganun na nangyayari, ano yun? We are pretending to be happy. Nagbabalat kayo lang tayong masaya, pero sa totoo, hindi. Yun po yun.
Alam ko po yung mga problema ng ilang ko pong mga kapwa kalingkod, mga kasama ko po sa paglilingkod. Alam ko po yung problema nila. Pero yung in detail na nandun yung habang kinikwento, yung may pagluha, may pag-iyak, abay, ibang usapan na yun. Kasi yung buong pagkatao mo, mind, will, and emotion, nakasakop dun eh. Kung isipin natin ang problema natin itong nakaraang ilang mga taon, panahon ng pandemyang ito, eh mabibigat talaga. May mga namatayan, may mga nahirapan. Marahil sa atin sa ngayon, we survived that era. Did survive that sin. Pero maraming hindi eh. We can say praise the Lord, pero yung iba, hindi nila magawang praise the Lord, hallelujah, na may kagalakan sa puso sapagkat nawalan, nalugi, nagkasakit, namatayan. Yung pong ganung mga bagay. Ilan po sa mga kausap ko noong nakaraang, that was last Friday, eh, ang asawa ay kinikimo, niraradiation, under radiation, yung cancer niya ay in the issue doon sa 4-stage cancer. At ang sabi ng doktor ay hoping to survive. Pero tinapat na sila. Pero mo yung session po na ilang chemotherapy, then radiations, 30 days of radiation. Spending 3,000 to 5,000 per radiation session. How much yun? Eh wala naman pong pastor na may ganung kakayanan. Sa totoo lang. Sa biyaya lang ng Diyos. Sa biyaya ng Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon. Sa kabila ng mga patutuong ganon, iba naman, yung isa naman ay nagkasakit, na-operahan yung anak sa puso, bypass. Kilala ng ilan ng ating mga pastor dito, kung sino tinutukoy ko. Bypass. And they were asked by the hospital for operation fee ng 2.3 million. 1.7 lang dapat, naging 2.3. Kasi inooperan uli. Biro mo, nagkamali, nag-bleed kasi daw. Pasto, nag-bleed eh. Yung pagkakataon na kung saan namin kukunin yung 1.7 million pesos just to bear the initial operation nung akin pong anak. So, umabot ng tulong kahit papano ang bawat isa sa amin, inabot ng tulong. Pero ganun kalakihin, we don't have that much. But we have a God who own everything eh. Yun na lang po ang kagalakan ng bawat isa. And then, pagkatapos ng operation, hindi naging successful, nag-bleed, o-operan uli. Kaya nag-shoot up sa 2.5. Eh, di ba dapat back job yun? Wala pala sa hospital na ganun. Failure nila, o-operan uli, dagdag na bayad. Ako sa pagkaya na ikarpintero, kapag hindi ayos, i-back job yan. Ayusin niya muna, gano'n po ba? So, burden, you know. To the point na gano'n nangyari. Yung isa naman, ang patutuo niya, yung wife niya, hindi makatulog, almost 1 month, sapagkat nagsara po yung school nila. They own a school, itong pandemya, nagsara po. Karamihan sa private school, nagsara. At hindi nakatulog, sapagkat yung kanilang kabuhayan ay nakasalalay doon. Ano lang kailang gagawin? Yun po'y ilan lang mga senaryo ng buhay na dumating sa buhay ng mga individual na taong ito. At malalapit sila sa Diyos. Malalapit sila, mga lingkod ng Diyos. Hindi ko na babanggitin yung aking mga patotoo kasi kilala niyo naman po ako. Sa puntong yan, salamat sapagkat sa kabila ng mga problemang yon, nagawa pa rin ngumiti at magpuri sa Panginoon at magpasalamat. Kasi tumutugon ng Diyos sa mga mahimalang pagkakataon sa buhay. Alam niyo po, ang challenge niyan, sa panong darating, hindi natin wala tayong katiyakan na magiging maayos ang ekonomiya, ang takbo ng mundo. Katunayan, worse ang nagaganap sa ating paligid. Bumabalik yung krimen. Minsan, mas mabuti pang magpandemya, bumabait ang tao. Ngayon, bumabalik uli yung krimen. Nadadagdagan yung mga bagay na ginagawa ng tao ng mali. Nakukulang naman ang taong magpuri uli sa Diyos. Nawawala na yung family altar. Kung may pandemya, nakakapanalangin tayo kasama si tatay, si nanay, si ate, si kuya. Nabubuo yung tahanan na nag-uusap, nagpapatotoo at nananalangin sama-sama sa Diyos. Pero dahil sa ngayon ay gumaan na, naging normal na, binabalik na sa normal, nawawala na yun.
Kaya di katakataka kung bakit pahintulutan pa rin ng Panginoon tayo humarap sa mga pagsubok, sapagkat yun lang kuminsan nagiging daan para tayo maging malapit sa Diyos. Pero hindi naman dapat laging ganon. Sapagkat hindi po yun ang layunin ng Panginoon sa buhay natin. From the very start, God has not planned for us to suffer, but rather for us to be blessed. Abundant life. Ang sabi ng Panginoon, Jesus came that we might have life and that we might experience that life in abundance. Ang Panginoon pumarito upang maranasan natin ang buhay, yung buhay na yung maging ganap at kahayaya at kasaya-saya. Happy life, happy homes. Di po ba? Sa kabila ng lahat ng mga problemang ito, salamat. Bagamat ang mundong ito, ang buhay natin punong-puno ng hamon, life is full of challenges. Kung ikaw'y senior citizen na, ang bigat ng hamon. Sa totoo lang. Bakit? Ilang hakbang na lang, ang sinasabi ng iba, okay, ang sabi nga ng isang senador, babaan na lang daw yung age of retirement, gawin 56. Sino pong agree dyan? Ay, lumagpas na ako, sorry. Sana noon pa. Bakit totoo yun? Yung kapatid ko nga ang bunsong lalaki, na ngayon ay binata pa rin, yung sabi niya, why spend more time working? Ay, sabi niya, nag-retire po siya maaga. Wala pa po siyang 60, pero nag-retire na po siya. Sabi niya, I spend much of my time working. Pero time na rin, parang spend ko naman para sa sarili ko, yung mga na-gain ko. Tama rin naman yun. Wise yun eh. Wise yun, di po ba? Yung magtatrabaho ka ng 80 years old, tapos pagdating ng 80, magre-retired ka, tapos gagastusin mo lang yung retirement mo saan? Sa pagagamot. Di kumita lang yung hospital sa'yo. Yan. Okay, tuwan-tuwa naman yung doktor. Ang prayer ng doktor ba, gumaling tayo? Ewan ko lang. Kumana lang pala tayo prayer niya, gumaling tayo. Pero kapag ka hindi, hindi lang sila kikita. Ano nga prayer nila? Minsan binira ko yung isa kong kapatid. Ano ba prayer mo? Gumaling kami o magkasakit kami? Kasi kung magaling lahat ng tao, walang magpapagamot sa'yo, hindi ka kikita. Di po ba? Kaya lang, may mga bagay ho tayong dapat unawain sa buhay. Our faith has been tried many times by different trials and difficulties. Ang pananampalataya natin, nasubok kapatid. At masusubok pa yan. Itong nangyaring pagkakataon nito, itong global pandemic na ito, nasubok yung pananampalataya natin. Nangamba tayong lahat. Saan ba tayo kukuha ng pagkain? Masusustain ba natin ang ating pong pamumuhay? Kamusta ni pamilya? Kakain pa ba tayo? May ayuda ba tayong matatanggap? Yung mga bagay na yun, nag-bother sa atin noon. At pwede rin mag-bother ito sa darating na araw. Sapagkat ayon po sa salita ng Panginoon, kung ating pungunawain ang propesya patungkol sa muling pagparito ni Kristo at sa huling araw, mas worse pa ang magaganap sa daigdig na ito. Read the book of Revelation and you will understand. Tapos na pala yung istorya ng daigdig na ito. Kung ang Diyos ang pag-uusapan. Kaya nagpaalala sa atin na life does not end here, but there is life prepared for us in eternity in the name of Jesus. Wherein He is the way, the truth, and the life. And no one can come to the heaven, to the Father in heaven, but through Him alone. Wala pong makakarating doon sa langit, kundi sa pamagitan niya. Kaya tinutune in na ng Panginoon yung isip natin patungkol doon sa mga bagay na pangwalang hanggan. Bakit? Kasi yun ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kapag ang Diyos nagsabi, totoo yun. Kaya lang, problema, marami pong pinaniwala ng tao ngayon sa mga pananaw, pag-unawa, at reasoning ng mundo. At yan ay palayo sa Diyos. Yung mali noon at kasalanan noon, ngayon, okay na yan. Kung saan ka masaya, susuportahan kita. Nakalimutan na ng marami ang katwiran ng Diyos at kabanalan niya. And we, even Christians, are affected by it. Apektado tayo. Naranasan mo na ba na ikaw'y nalagay sa isang sitwasyon na wala ka nang magawa, kundi ang tumingin na lang sa langit at lumuluha at bugtong hininga mong nasabi, Lord, please help me. Yun po yung mga narinig kong mga kataga ng aking pong nakausap. Sa mga panahon, sa oras na yun, wala na sila magawa kundi umiyak. Lord, please help me. Lord, please help me. Yung isa kong kausap, sabi niya, Pastor, binenta po namin aming kapirasong lupa. Maabot lang yung 1.7 million sa operasyon. Heart bypass eh. Double valve bypass sa heart. Hindi ho, biro po mga kapatid, ang bagay na yun. Nabenta po namin yung aming lupa, pero hindi sapat yung para maabot yung 1.7 million. But thank God, hallelujah. Nagtataka kami, na-opera ng anak ko, naabot namin yung halagang yun. Hindi namin alam kung kanino galing sa biyaya ng Panginoon. Oh, di ba? Ang Diyos ay mabuti. Amen. Hallelujah.
Purihin ang Panginoon. At lahat po ng nagpatotoo, hindi ko na isa-isain, sa amin ay nagpatunay na ang Diyos hindi umikli ang kanyang kamay. Hindi naging bulag upang hindi niya makita ang aming kalagayan. Hindi siya naging bingi upang hindi niya madinig ang aming mahining. Lalo na ang mga nagtitiwala at mga lingkod sa Diyos. Kaya maglingkod tayo sa Panginoon. Ang Diyos hindi magkukulang dyan. Sabi nga ni Haring David, mula sa pagkabata, ako'y tumanda, wala ko nakita naging tapat sa Diyos na kanyang pinabayaan na matay sa gutom. Hallelujah. Praise God. Tingnan niyo po ang mga member ng Caloocan Bethel. Nagtataba, naglulusugan. Ang patotoo natin, it seems that this pandemic okay, has been unkind to our stomach and waistline. Tagalogin ko po yun. sabi ni Ate Angel, wag ko na daw tagalogin. Hindi, tagalogin natin. Kasi baka magalit yung iba. Masakit daw sa tinga. Itong pandemyang ito, okay, hindi daw naging mabuti sa ating mga Kristiyano. Bakit? Kasi nawala yung ating kaseksihan at tumaba tayong lahat. Yung ating waistline naging problema natin. Tumaba yung ating mga tiyan. Ang tawag nun? Nagtabaan. Nag-bulge. Kaya ngayon, hindi na daw makita ng mga pastor. Karamihan sa kanila, hindi daw makita pastor kung ano yung sapatos nila. Kung anong kulay pag tumingin sa baba. Nakarangan na daw ng tiyan. Ang hamon sa amin, pastor, naabot niyo po ba ang sintas ng sapatos niyo? Naabot pa naman po. Kaya ko pa noon magsuot ng medyas at magsapatos sa sintasin niyo sapatos na yan. Sabihay rin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Say, Lord, please help me. Lord, please help me. Probably, there are some of you who have been in that situation before. Marahil ang ilan sa atin naranasan yon. At ang ilan naman ay nasa kasalukuyang sitwasyon. Ngayon may problema ka and you're asking, Lord, please help me. Tulungan mo po ako, Panginoon. O marahil, ang ilan sa atin, darating araw, antayin mo na lang, tiyak na darating yan sa buhay natin. There will come a day that you will reach the end of your line. We will all have one day of troubles and trials in life. May part 2 pa ba itong pandemyang ito? Hindi naman po part 2 to eh. Kung ating babalikan yung human history, marami na hong pandemya at krisis na ganap noon. Hindi lang na-spare yung ating henerasyon. At darating ang araw sa panibagong henerasyon, mga young people, think about this. Okay. Kung hindi pa darating si Lord at wala na yung henerasyong ito at kayo yung mananatili sa henerasyong darating, isipin nyo mabuti. Ang pagsubok na ito ay bahagi ng buhay. Kung napagtagumpayan niyo ito, may panibagong pagsubok kayong haharapin na dapat nyo rin panagumpayan. Sa biyaya pa rin ng Diyos. Sa biyaya pa rin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang sabi nga ni Hope chapter 14 verse 1 ay ganito, ang buhay ng tao ay maikli lang, subalit punong-puno ng kahirapan. Kaya marami sumisip, Lord, help me. Help me in my economic condition. Help me in my family, Lord, sustaining their spiritual needs. Help me, Lord God, sa akin pong mga anak sa ilang pag-aaral. Yung iba sa kanila, patutuo, ay tungkol sa problema sa pagpaaral ng anak. Paano susuporta yung kagustuhan ng anak? May mga pastor na gustong anak maging, ang sabi ng anak, Papa, gusto ko pong maging doktor. Maging doktor. Alam niyo naman, tuition pinang doktor. Hello, nandiyan po ba kayo? Kaya huwag kayong magtaka kung maningil sila, mahal. Binabawi yung kanila pong paghihirap. Diba? Eh, sulit naman sa mga kuminsan. Amen. Hallelujah. Lord, help me with my emotional problem. Lord, help me with my family. Alam nyo, papalad kayo kung kompleto pamilya nyo. Marami pong tahanan ngayon, wasak, sira, palungkot. Mga bata ayaw na umuwi. Anong balita nakarang araw? Yung estudyante, maglakad sila magkaibigan, magkaklase, tapos may kabataan, walang inisip kundi mambugbog, magtrip. Binugbog nila. Pinalo ng bato. Nakoma yung bata, namatay. Ang problema, hindi makukulong the DSWD. Bakit? Minor di edad. Sino dapat sisihin? Both. Pwede bang hindi mag-isip yung tao yung ganung edad? Eh, bata, baby pa nga, marunong na magmahal eh.
Diba? Baby pa lang marunong nang magmahal yan. Tin may mga bata pag kaminahal mo, pagka kinuha mo ayaw, ayaw sa'yo, bakit? Hindi ko yung nag-aruga sa kanila eh. Marunong nang magmahal, marunong mag-isip kahit yung baby. Tapos at the age of 12, papatay ka. Tapos sasabihin inosente. I doubt it. Okay, naintindihan niyo po ako? To young people, beware of that. Be aware of that. Influence ng mundo. Ang mga bagay na masagi sa isip natin. Failure din ng mga magulang. Pero hindi lahat ng failure ng magulang. Kasi may mga magulang tapat naman, at tigas naman ng ulo ng anak. So ang problema nun, anak na. Hindi tayo. Di po ba? Nandiyan po ba kayo? Sino po sa inyo matitigas ang ulo ng mga anak? Pakitaas ang noo. Ganun lang. Pero sino naman sa inyo, ang babait ng mga anak nyo, hindi nagdulot ng problema sa buhay ninyo. Amen. Pumalakpak. Hallelujah. That's because of Jesus. Hindi ko masabi mga sinungaling kayo. No, joke lang. Oh, joke lang. Totoo naman siguro. Nagdulot naman ng kasiyahan. Bagamat may mga problema po talaga, wala naman perfect. No one is perfect. All have sinned and come short of the glory of God. Di po ba? Pero maganda niyan, eh, mga anak natin, ay eh, nasunod din naman kahit papano. Di po ba? Sa biyaya pa rin ng Panginoon yun. At huwag naman tayo magkulang na tayo mismo mga magulang ang magdikta sa kanila mga bagay na dapat nilang gawin. Balik tayo sa mensahe ng Panginoon. So, sabi ni Job, ang buhay ng tao ay may kli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. May isang pangyayari sa Bible in the Old Testament. This was the story of a mother, a widow, recorded in 2 Kings chapter 4. At alam po ninyo yung kwentong ito. May dalawang version ng kwentong ito eh. Pero itong version na ito, may kinalaman po doon sa pagina. Verse 1, sabi, the wife of a man from the company of the prophets cried out to Elijah. Dumulog sa kay Elijah. Kilala niya si Elijah, yes. Bakit yung asawa niya ay bahagi po ng buhay ni Elijah sa paglilingkod nila sa Diyos. Subalit anong problema? Mabigat yung problema. Sabi diyan, the servant my husband is dead. Namatay daw yung kanyang asawa. Nalingkod ng Diyos. At lingkod din naman niya. And you know that he revered the Lord. At alam niyo po, Panginoon, ang paggala niya at pagpapahalaga, takot niya sa Diyos. Sabi dito, but now his creditor is coming to take my two boys as his slave. May problema pa? Yes. Kukumpara niya yung buhay niya sa buhay natin, ang problema niya sa problema natin, ang bigatin niya sa bigatin natin, ang pagsubok niya sa pagsubok natin, ang tanong ganito, sino sa atin may kukumpara natin na mas magaan tayo, mas mabigat sa atin kaysa sa kanya? Minsan, ang problema lang natin, tanghalian, yun lang. Nagmamaktol ng ilan. Wala niya sa Bethel, salamat sa Diyos. Ganun na. Minsan, problema natin, sweldo lang. Hindi na umentuhan. Nagwawala na tayo. Minsan ang problema natin, iniwan lang tayo ng boyfriend natin o ng girlfriend natin. Yun lang. Pero itong problema niya, namatayan siya ng breadwinner nila. Supplier ng economic upliftment ng buhay nila. At ano pa? Hindi lang yon. Iniwanan siya ng sangkatutak na utang. May debt eh. May utang sila. May creditor silang babayaran. At ang problema, hindi nilang babayaran. Ang gusto ng creditor, kunin yung kanilang dalawang anak na lalaki at gawin silang alipin bilang kabayaran. O, kayo, kung kayo yung magulang niya, kung kayo siya, gano'ng kagaan ito? Tuloy natin. Elijah replied to her, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Babalikan natin yan. Anong may tutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo, ano bang meron ka sa bahay mo? Conversation nila yan. Tuloy natin. Your servant has nothing there at all, sabi ng babae. Your servant has nothing there at all, she said, except a small jar of olive oil. Wala po, maliban sa isang boteng langis, sagot niya. Isipin niyo po yung tanong, isipin niyo po yung sagot ng babaeng ito. Tuloy natin. Verse 3. Elijah said, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Klaro yung utos, yung sinabi ni Elijah. Sabi ni Elijah, pumuntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng malalagyan ng langis hanggat mayroon kang maihiram. Manghihiram siya ng walang lamang bote o sisidlan. Pag tayo nang hiram at may pangailangan, ang hinihiram niya, may laman o wala? Kadalasan, may laman. Di po ba? Kasi ang need natin, hindi sa lalagyan eh. Doon sa laman ng lalagyan.
Tertuloy natin. Alam mo ba, mga kapatid, ang olive oil, na kung saan, yun na lang ang kayamanang dala para mabuhay sila. Ang olive oil kasi, was a ang tawag dyan, miracle ingredient yan eh. Miracle ingredient. Yung olive oil is a miracle ingredient. Kaya sinasabi nilang, Pastor, uminom ka ng olive oil. Puro. Huwag na kayo magtaka kung bakit may mga gumagaling sa olive oil. Kasi miracle agent yan. Miracle ingredient yan. Na ang Diyos mismo ang lumika niyan. It was used for fuel, lotion, medicine, cooking. Napakahalaga po sa panahon noon ang olive oil. Ginagamit po yan sa ilawan, fuel. Ginagamit po yan bilang lotion. Pinapahid po yan sa mga may sakit. Yan po yung massage lotion nila. Yan. To ease and appease yung pain. Ginagamit po yan gamot at ginagamit po yan pangluto. So, ibig sabihin, necessities po yan. Kung tayo mga Pilipino, hindi tayo mabubuhay ng walang kanin. Sa kanila, hindi sila mabubuhay ng walang olive oil. That's their life. Olive oil. During Elijah's time, ang pangunahing pang-araw-araw lang kailangan sa buhay ay ang olive oil. Ang gamit nila ito sa mga bagay na binanggit dyan. Nang sabihin ng widow kay Elijah, all she has as a little oil, isang boting langis lang po. Hindi natin alam kung gaano karaming laman nun. Patak marahil, ilang patak na lang. Okay? Pero sinasabi niya, she is saying that once her jar is empty, her last resource for light, heat, medicine, and food will be gone and their lives will be over. Bakit? Yun yung basic necessity nila para mabuhay sa panahon na yon. Sa panahon ito, ang basic necessity ng mga kabataan, Jollibee, McDo, para sumaya. Ang sabi ng isa, totoo ng isa naming pastora, sinabi niya sa anak niya, anak, gusto mo magpastor? Ayaw ko magpastor. Ayaw. Sabi ng anak niya, bakit? Kasi pastor, puro cry. Kaya kadalasan daw, hindi niya na pinakikita sa anak niya, umiiyak siya, pag nagpipray, umiiyak siya, hindi daw. Nakita daw niya, nanay niya, cry lagi. Anak, gusto mo magpastor? Ayaw ko, kasi cry lagi, pastor. Ayan, so, yun daw, sa simula. And then later, lumalaki na yung anak niya, and then, nak, ikaw, gusto mo ba talagang magpastor? O gusto mo magpastor? Sabi ng anak niya, oo, mama, gusto ko na magpastor. Bakit? Lagi kasi kumakain ng pastor. Pagdadalo sa bahay, kumakain. lagi namamasyal. Eh, sabi niya, sinasama yung anak niya, kasi balo na itong pastorang ito. Lagi sinasama anak niya. Sabi niya ganito, kasama niya sa visitation yung anak niya, kasama niya sa gawain ng anak niya. Sabi niya, mama, gusto ko na magpasok kasi laging travel. We always travel and we always eat. So gusto niya magpastor. So depende sa karanasan yun. Kaya lang, huwag sanang cry lagi. Yun. Huwag lang daw iyak ng iyak lagi. Nakakatuwang madinig po yun. Little jar of oil. Ano po ba ang nasa iyo ngayon? Pinabanggit ng babaeng ito, marahil malapit nang maging empty yung kanyang resource ng buhay niya. The last resource for light, heat, medicine, and food will be gone and their lives will be over. Okay? Ang sabi po sa verse 2, at tingnan niyo po yung tanging paraan sa solusyon sa problema niya. Sabi niya sa verse 2, but now his creditor is coming to take my two boys as his slave. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ang isa sa mga pinagkakautangan namin. So wala na siyang ibang naisip na solusyon kundi ang bagay ito. Kaya niya binanggit kay Elijah. Ito po yung marahil naisip niyang solusyon. Pero kung kayo nanay, solusyon ba yun? Maaring ibigay niyo lang sarili niyo, huwag lang yung anak niyo. Di po ba? Ang mabuting ina, yung kanyang parte, ino-offer pa niya sa anak kahit gutom siya. Amen. Sana maintindihan ito ng mga kabataan at mga anak natin. At naniwala naman ako, naintindihan po ninyo ito. Huwag lang yung needs yung iniisip ninyo, kundi needs ng mga taong nagpahalaga at bumuhay sa inyo. Tapos ganun na lang nyo aawayin, tutungay-tungayin, sagot-sagutin. Marahil marami pong magulang nagkulang. Hindi nagpahalaga sa buhay natin. Marami po niyan, dumadami po sa daigdig na ito. Pero kay mananampalataya, dapat pinupunuan natin ang ating mga kulangan. Amen.
Her final resort will be to sell her sons into slavery so that debts can be paid and they will not starve to death. Ito marahil ang dahilan kung bakit lumapit ang babaeng ito kay Elisha at humingi ng tulong. Sabi niya sa verse 1, the wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha. Salamat. Alam niya kung kanino siya pupunta at alam niya kung kanino siya dudulog. So, ibigyan natin pansin ang ilang mga bagay lang po dito sa kwentong ito. Let me tell you some very important things that we can notice here. Una, that Elisha does not hand her or produce a handful of money. Yun po yung unang bagay na papansin niyo po yan. Hindi po inabutan ni Elisha ang babaeng ito ng pera o ayuda. Nung pandemya, sumama ang loob ng marami dahil hindi sila nakatanggap ng pera at ayuda. Sa pag-unawa, na yun ang tutugon sa kailang pangailangan. Bagay, practical naman eh. On the practical side, yes. Right? On the practical side, yes. Why? Because 90% of our activities daily involves, hello, money. Hindi katulad ng unang panahon. Wala tayong toyo, anak. Punta ka muna sa kapitbahay, hiram ka ng toyo. Dalawang bote dalin mo. Bakit? Kasi may libreng suka yun. Toyo na may suka pa. Noon yun. Noon yun. Ngayon, wala nang libre. Di ba? Buy one, take one. Normal lang yun. Buy one, take one. Biniro ko nga yung sales lady. Buy one, take one. Bakit? Dapat buy one, take two. You buy one, you take that one, and then you give me one. Buy di two. Buy one, take two. Hindi niya. Yun po ang problema. So, ang ginawa niya, instead, he asked her what she has and told her what she can do. Learn from that. Nung malaman ni Elisha yung problema niya, okay, kadalasan ganito eh, pag ipinahayag niya sa akin problema, ako mo problema. Ano bang magagawa ko sa kanya? Ano bang tulong may abot ko sa kanya? Eh, minsan sinasabi ko sa nanay, ma, kung ano yung maabot natin, abutan natin. Yan. Pero minsan, hindi sapat. Naunawaan niyo po, may mga bagay na gusto niyo tumulong, pero hindi sapat. Pero si Elijah, because God's wisdom was with him, ano sinabi niya? Anong meron ka? Anong meron ka? Sabi niya, anong meron ka? At sinabi ni Elijah, kung anong meron siya, kung anong dapat niyang gawin doon sa meron siya. Nakita niyo po yung wisdom? Hello, nandiyan po ba kayo? Okay, amen? So, sino dito may problema? Okay, yan. Amen. O, tingnan niyo po yung tutugon sa problema niyo. Tingnan niyo katabi niyo. Siya ba? Malamang pastor, kasi may kakayanan na siya. No! Huwag niyo na pong isipin ka agad yun. Yung iba, may problema tayo, mangutang tayo kay Bombay, hinahanap na kagad si Bombay. Hindi po ganun. Si Elijah, yung wisdom ng Diyos, ipinahayag niya. Notice dear, you can notice that Elijah does not hand her or produce a handful of money at that time to give it to her. Di ba kung minsan, eh ito kapatid, tutulong ko sa'yo. Ayan, tulong ko sa'yo. Baka naman hindi yon. Minsan may nagpayag sa akin ng problema. Sabi niya, Pastor, ito po problema ko. Ayan. So siyempre, nadinig ko yung problema niya. Alam ko, may pangailangan siya. At mahal yung problema niya. Kahit pa paano, umabot, inabutan. Kaya sabi niya, Pastor, mas mainam po. Okay na po ako. Kompleto na po ako dun sa dapat kong gastusin. Huwag niyo na po ibigay. Hindi, ibigay ko sa'yo. Pero Pastor, mas maganda po, ipag-pray niyo po ako. O mas maganda yun. Ibig sabihin, kaya sa pumunta sa akin, gusto niya ipag-pray, hindi para ako magbigay sa kanya ng tulong kahit sa nais niya. Kasi nadinig yung problema niya. So, parang automatic, para sa akin, oh, sandali, meron siyang problema, kahit pa paano, tulungan ko. Ayan, di ako tulungan ko. Amen. So, tulungan ko. So, kahit pa paano, tulungan. Kaya lang sabi niya, Pastor, pag-pray mo na lang ako. Okay na sa akin yun. Okay na sa akin yun. Di po ba? Wisdom tells Elisha na sabihin sa babaeng ito, ano meron ka? Ayan. Elisha said to her, tell me what you do have in your house. Hindi sinabi ni Elijah, ano bang meron ng kapitbahay mo? Ano bang meron yung kapatid mo? Ano bang meron si tatay, si nanay? Ano bang meron sila? Kundi anong meron ka sa bahay mo? Isipin nyo.
ang tugon pala ng Diyos, kuminsan sa ating bigatin, nasa atin din pala. Nasaan? Nasa mga kamay nyo, nasa bahay nyo, nasa iyo. Hello, nandiyan po ba tayo? Wala kay kapatid, wala kay nanay, wala kay tatay, wala kay ate, wala kay kuya, wala sa boss mo, o wala kanino man. Kundi nasa iyo, nasa iyong kamay, nasa tahanan mo. Then, verse 3, then he said, go outside, borrow vessels from all your neighbors, empty vessels, and not to few. Ayan. At siya, ano makikita natin yun? Andito po yung tinanong siya ni Elijah, and then binigyan siya ng instruction. Ang sabi niya, ito po, maliit na sisidlan ng langis. Ang sabi ni Elijah, good. Ayan. So, langis ang kailangan mo. Langit ang problema mo, konti na lang. So, pumunta ka sa kapitbahay mo, manghiram ka ng walang lamang sisidlan nila. Take note of that. Ano yon? Ang Diyos, ayaw niyang gumalaw sa buhay ng ibang tao na mamumroblema yung iba para sa iyo. Hello? Nandiyan po ba tayo? Tama lang magkaroon ng concern, but to burden the problem of yours to others is not God's program. Alam niyo, marami pong problema ang bigo. Bakit? Sino dito mga lola na nanay na siya? Okay, masasak na sasabihin ko. Yan. Yung burden ng anak nyo, kinarga nyo na. Na yung anak nila, hindi na maituring silang nanay kasi wala silang panahon sa anak nila. Kayo nagbigay ng panahon. Kayo naging nanay nila. Ayan, nakikita mo yun? Huwag niyo pabaya. Pabaya niyo pong pusa niya. May damdamit, may buhay yan. Malamang hinahanap niya yung mahal niya sa buhay. Kaya, malungkot niya. Okay, so, yun po yun. Istorbo yung pusa na yan, no? Sino ba ang amo nun? So, tuloy natin. So, go outside the vessel. And then, verse 4, ito po utos niya. Then go in and shut the door behind yourself and your son and pour into all those vessels. And when one is full, set it aside. So tingnan nyo, may instruction si Elijah sa kanya. Para ipakita sa kanya kung ano yung magagawa ng pananampalataya nung may katawan. Amen. Hallelujah. Kaya kuminsan, the Lord bless people who bless people. And the Lord who received blessing, hindi naging blessing. Bakit? Kasi umaasa sila doon sa nag-bless sa kanila. Not knowing that God can use you as a channel also of blessing. Amen. Kahit na may problema ka, pwede ka maging daluyan ng biyaya ng Diyos. Kasi may magagawa ka pa rin para tugunan yung pangailangan mo. Inutusan siya ni Elijah, ano sabi niya? Oh, kaya mo manghiram kasi may need ka eh. Magagawa mo yon. Manghiram ka ng mga bagay na hindi magiging burden sa iyong kapwa. Hello. Pero kung nakausabi niya, Pastor, ganito po, may problema po ako. Ano bang paraan sa palagay mo? Pastor, dalhin niyo po ako doon. Naku, sandali. Iutusan mo pa akong dalhin kita roon. Ayaw mo na nga maglingkod sa malayo, tapos dadalhin pa kita sa malayo. Ang sabi niya sa akin, Pastor, kasi sayang na may napag-aralan ko sa Bible school. Doctorate at masteral ako, tapos dyan lang ako dadalhin. Ako paglilingkod sa Diyos . Paglilingkod sa Panginoon, kay maliit, kay malaki, dapat handa ka. Ako pa poproblemahin mo. Poproblemahin ko pa yung burden mo. So parang ganun ba? So para mapagaan lang daw, kailangan dito, kailangan gawin ko yun. Sandali. May mga tao, alam nyo, yung problema nila, pinapasa nila sa iba. Hello, nandiyan po ba kayo? Wala niyan sa Caloocan, Bethel. Hallelujah. Amen. O hindi ko naman sinasabi yung mga lola na nag-aalaga ng mga apo ay mali. Hindi po. Ang sinasabi ko, yung bang dapat nyo nang kunin yung anak nyo, nagawa nyo pang mag-party-party. Nagawa nyo pang mamasyal, nagawa nyo pang mag-happening at wala na kayong panahon dun sa anak nyo. Na para bagang, nay, ito anak ko, bahala na kayong magbuhay dyan. Bumuhay dyan. Tawin, magbuhay, bumuhay dyan. O, mali naman yun. So yung burden nyo, ibinurden nyo sa iba. Buti na lang, sila ay nakikipasan dyan at sila binibless ng Diyos, hindi kayo.
Ayun. Naintindihan niyo po yun? Blinibes sila ng Lord. Hindi kayo. Pero if you want to be blessed, okay, be a blessing to others. Amen. Then, pansinin niyo po. Notice number two. Elisha answered, does not anyway brings additional despair to her but hope. Tingnan niyo sagot ni Elijah. Nung banggitin sa kanya ng problema, yung problema ng babaeng ito, ang sagot ni Elijah ganito, how can I help you? Paano kita matutulungan? Yeah? Hindi niya inuna yung mangutang ka. Gawin mo ito. Hindi. Paano kita matutulungan? Nandun po yung kalooban niya, naabutin siya. Hindi po ito pangungusap na nagdulot ng karagdagang pasanin doon sa babae. But rather, comfort and word of care. Ano ba may tutulong ko sa iyo, kapatid? Yan. Anong meron ka sa bahay mo? At doon kita tutulungan. Hello? Nandiyan po ba kayo tayo? Amen? Ang sabi ng isa, Panginoon, bigyan mo po ako ng trabaho. Bakit ganun, Lord? Isang taon na ako nagpipray. Hanggang ngayon, wala pa rin akong trabaho. Sabi niya, Lord, why? Ano sabi ng pang-anak? Pwede ba tayong magtagpo sa gitna? Ano po yun, Lord? Mag-apply ka naman ng trabaho. Pray ka lang ng pray. Pero hindi ka naman nag-a-apply. Paano ka tatanggapin? Paano kita tutugunin? Oo nga naman. Pray ka ng pray, pero hindi ka uma-action. Hindi ka gumagalaw, hindi kumikilos. Pumirma ka naman, mag-fill up ka naman ng biodata mo, isubmit mo sa kumpanya para ka magkaroon ng trabaho. Pray ka lang ng pray. Alam niyo, minsan may mga taong ganun eh. Nagtitiwala sa Diyos, pero hindi gumumove. Ang pananampalatayang buhay ay nakikita po sa kanilang gawa. Amen. Ang sabi ni Elijah, how can I help you? Notice number three, ito po mapapansin natin sa conversation nila. She sees that she has resources in her hand and heart. Jar with little oil and a God who cares for her. Ayan. Nakita ngayon ng babaeng ito. Basandali. Oo nga, no? Nakita niyo? Nakita ng babaeng ito na meron pala siyang magagawa. Na ang tugon pala ng Panginoon nasa kamay niya. Ano ginawa doon? Sabi po dito, your servant has nothing there at all, she said, except a jar of olive oil. Wala po kong ibang bagay ng taglay, kundi ang maliit na lalagyan ng langis. Wala pong iba, kundi isang boteng langis, sagot niya. Hallelujah. Verse 5. Pero hindi po natapos doon. Sabi sa verse 5, umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-ina. Sinunod niya yung utos eh. Ano yung utos? Manghiram ka. Manghiram ka kaila sister, kaila brother ng mga balde na walang laman. Ayan. O hindi nila na ginagamit na bote garapa. Oh. Manghiram siya? Yes. Ang sabi ng ni Pablo, wag lang iilan kundi damihan mo. O sinunod niya. Naging masipag sa saan? Sa paggalaw at pagkilos para matugon yung problema niya. Yung iba, bibigay lang siya yung problema tapos matutulog na. Bahala ka na sa problema niya. Hindi po dapat ganun. Tuloy natin. Ang sabi daw, so she went from him and shut the door behind herself and her son. And she poured, they brought the vessel to her. Pinuno niya yung mga bagay na nadala ng kanyang anak. Verse 6, hindi alam ng ina na puno ng lahat kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako na lalagyan. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak. At tumigil na ang pagdaloy ng langis. Hallelujah. Saan ang galing yung langis? Mula dun sa maliit na boteng dala nila sa bahay. Taglay nila sa bahay. Ulit, tingnan nyo, uniwain na natin. Saan ang galing yung langis? Mula dun sa maliit na sisidlan na natitira nilang langis. Napuno ang lahat ng hiniram nilang sisidlan. Anong ibig ko sabihin? Anong sinais po ng pagitin ng Panginoon dito? Ginamit ng Diyos, anong meron ka para maghimala siya sa buhay mo. Hello, nandiyan po ba kayo? Notice, pansin natin, pang-apat. She sees that the oil stopped flowing when all the available jars were filled. Ano pa napansin niya? Napansin niya na tumigil ang pagtulo ng langis nung puno na ang lahat ng sisidlan niya. Alam ng Diyos kung kailan niya puputulin yung pagdaloy kapag kawala ka ng mapaglalagyang pang iba. Amen. Hallelujah.
Halimbawa kung minsan, ang problema po, pag sumusobra, ano pong resulta niyan? Pwede mangyari too much blessing, less ang pagpapahalaga doon sa nagpipala sa iyo. Marahil malunod na lang tayo sa ating pong kagandahan, kapangyarihan, katangyagan, kalakasan. At kung minsan, the Lord allows weakness, failure, pain, sickness, ailment to come for us to realize that we need God. And miracle comes from God. Amen po ba? Sa bagay na yan. Hallelujah. And notice number 5, ito po yung panghuli. Elisha told her what to do so she and her son can live indebted and fully provided. May utang sila? Yes. Kukunin yung mga anak niya sa kanya? Yes. Mabigat ang problema niya? Yes. Hindi niya alam ang gagawin niya? Yes and no. Yes, sapagkat kulang resources niya. Pero alam niya kung sino lalapitan niya at kung sino pagtitiwalaan niya. Hindi niya napansin, nagreklamo siya dyan, nagbigay siya ng rason, kundi sinunod niya yung sinabi sa kanya ni Elisha bilang patnubay at gabay minsay ng Diyos para sa kanila. Kapatid, ang pangako po ng Diyos punong-puno sa pamagitan ng kanyang salita. Saan natin makikita at mababasa ang pangako ng Diyos? Nandyan po. Within our reach, every home has the God's Word. Lahat po ng tahanan may Bible. May salita na Diyos. Ang Bible po, punong-puno ng mga promises. Punong-puno ng mga pangako. Pangako ng pagpapala, pangako ng pagpapagaling, pangako ng pag-abot, pangako ng pagbabago. Pangako po ng pagtugon ng Diyos. Punong-puno. Kaya nga alamin natin kung totohanan, ang tugon ng pangailangan ng mundo. Hindi nakasalalay kung sino man ang pinuno natin. Hindi po nakasalalay sa expert ng mga matalino ekonomista. Nakasalalay po ito sa Diyos at pagtugon natin sa kanyang salita at pagsunod natin sa kanyang katwiran at kalooban. Kapatid, ang Diyos naghimala sa buhay ng babaeng ito. Sabi sa verse 7, she came and told the man of God, he said, go, sell the oil and pay your debts and you and your sons can live on the rest. Wow. Nawala ba yung mga anak niya sa piling niya? Hindi. Katunayan, kasama niya yung mga anak niya, nasaksiyan yung galaw, pagkilos at himala ng Diyos sa buhay nila. Amen. Hallelujah. Anong ginamit ng Panginoon? Ginamit ng Diyos kung anong meron siya. Sumunod lang siya sa katwiran ng Panginoon at pinakita ng Diyos yung kanyang himala. Ang himala ng Diyos ay naganap sa buhay niya ng kanyang alalahanin na ang Diyos ay nariyan lang sa buhay niya. Na nakatingin at nagmamasid sa kalagayan niya at ng pamilya niya. Kung meron mang kapatid nagmamalasakit sa pamilya natin, ang Diyos yun, higit kaysa sa atin. Kasi siyang may-ari ng buhay mo at buhay ng pamilya mo. At siya higit na nagmamahal sa bawat isa sa atin, kasama ng ating pamilya. Sometimes we find ourselves in seemingly impossible and tragic situations. Nakalipas na po yung pandemya, we are already in the tail end of that pandemic. Hindi ko po alam kung ano pa yung darating na problema pa. Kaya lang, dumarami po ang bilang na may HIV. Dumarami po ang bilang nagkakasakit ng pneumonia. And worse, it leads to death. Dumarami po ang bilang na stress. And worse, stress can lead to suicidal emotionally. Emotional suicidal, thinking about ending your life. Marami niyan. Pero ang tugon, kung matututo lang taong lumapit sa Diyos. Hallelujah. It's then that we need to be reminded that God is our ever-present help in times of trouble. Ibig sabihin, lagi nandyan, tulungan tayo sa panahon ng kagabigatian, sa panahon ng kabagabagan. He will never leave us without resources. That God is there in both the big and small tragedies of our lives. Salamat sa Panginoon. Patotoo ng isang pastor, kilala po natin siya. Naging workers din dito, Pastor Alfred Jose. You know her story, you know her condition ng her wife. Cancer. Patotoo niya sa akin kahapon. Pastor, wife ko, cancer. Dumating sa punto na lahat ng resources drain out. Lahat ng kakayanan may drain out. Who knows? 5 years na ang nakalipas.
dinala niya uli sa ospital, chineck up, totally complete check up, and then dineclare ng doktor, cancer free na ang wife ko. Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! Praise God! Praise God! Hallelujah! At napakaganda pong Christmas party nangyari sa amin. Kasi, kakaiba, we give glory and honor to God. God is able to sustain our needs, who's able to work wonders and miracles in the lives of people who put their trust upon the Lord. Matuto tayo. Alam ko, alam yung kwentong ito eh. Pero mayroong lesson muli binahayag ng Panginoon para sa ating lahat. Ang sabi po sa Psalms 46 verse 1 to 6, God is a refuge and strength, a very present help in troubles. Therefore, we will not fear though the earth gives way, though the mountains be moved into the hearts of the sea, though its waters roars and foams, though the mountains tremble and it's swelling. God is our refuge and our present help. Amen. Siya yung ating lakas, siya yung ating kanlungan, handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Maari kapatid, sa umagang ito, may bigating kang dala-dala. May problema ang iyong mahal sa buhay. Maybe some of you, may mga mahal ka sa buhay na meron pong ganung kalagayan. Hindi alam kung anong gagawin. At wala ka na magawa kundi, Lord, help me. Kapatid, mainam pong sabihin, Lord, help me. And then pakinggan natin, tinig ng Diyos kung ano yung pinagagawa niya sa atin. Ang tugon ng Diyos, nakasalalay po din naman kuminsan sa magagawa natin pagsunod sa kanyang katwiran. Ang babaeng ito, simple. Hindi niya nangatwiran, hindi siya nagbigay ng argumento, kundi sinunod lang niya ang sinabi sa kanya. At nakita nilang buong pamilya ang galaw at pagkilos ng Diyos. Kapatid, mahal mo ba pamilya mo? Mahal mo ba anak mo? Mahal mo ba asawa mo? Mahal mo ba ang buong sambahayan mo? Hilingin mo sa Panginoon, Lord, help them. Help me. Help me, Lord God, see your miracle in our lives using every resources we have. Every resources we have. Kayo po, mga kapatid, sa inyong tahanan, hindi ko po alam ang problema niyong dala-dala. Pero gano'ng makabigat yan, gano'ng makagaan yan, dalhin natin sa Panginoon. God is our refuge, a very present help in times of trouble. At yun, Diyos po, hindi po siya nagkulang, laging tapat sa ating pangailangan. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Marahil meron kayong needs, meron kayong burdens, meron kayong problems. Nandiyan ko po kayo sa altar. Just come and believe that God is able. Pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoon. Matulad tayo sa babaeng ito, sinabi lang niya, Lord, yung problema ko po, ito, namatay yung asawa ko, naglilingkod sa iyo, nabaong kami sa utang, at ang mga anak kong dalawa, ang kabayaran, at gagawing alipin, Lord, help me, help me. Hindi ko po alam problema niyo, pero banggitin niyo sa Diyos, higit sa lahat, alam niya kung paano kayo tutugunin. Dakilang katapatan, dapat tapatan Diyos kailanman. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sino po sa inyo nangailangan ng prayer? Just come. As we sing this song, Dakilang Katapatan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin sa buong mundo'y... Luwalatiin po natin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang awit na ito na may pagtuon ng ating isip kalooban sa Diyos. Sige po, mabuti po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo iniwan, ipinabayaan man, at kung anumang bigating meron tayo dala-dala sa umagang ito, pagkatiwala natin sa Panginoon. Hallelujah! Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi.
maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Siya nga po, Panginoon. Hallelujah. Matibay na sandiga sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Sabihin po natin sa ating Diyos na dakila siya tapat sa kanyang mga pangako. Hallelujah. God, Father in heaven, worthy you are, O Lord of worship. Ikaw ang aming sandigan, kanlungan, at laging saklolo sa lahat ng sandali ng buhay. Hallelujah. Kung kailangan ginaho, pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Lord God, I pray. Ama, iba-iba po ang problemang daladala ng bawat isa sa amin. Iba-iba po ang mga bigatin, iba-iba po ang sulit, iba-ibang pagsubok. Iba-iba po ang hinaing, Panginoon. Lord, some of us are in pain. Some of us are struggling. Some of us are lonely, emotionally in stress, depressed. Oh Lord, maybe feeling alone and no one can be able to help us. But Lord, you are here. Nariyan ka. Pinapayag mo, nariyan ka. Hallelujah. Oh Diyos, dakila ka, oh Diyos. Hallelujah. Ama, wala pong bigati na hindi mo magagawang bigyan ng katugunan, na hindi mo kayang pagaanin. Walang problema na hindi mo kayang solusyonan. Walang pagsubok na hindi mo kayang bigyan ng katagumpayan, oh Diyos. Ikaw ay nariyan, O God. Tulungan mo kaming lumakit ayon sa iyong katwiran. Ipahayag mo po, Panginoon, ang kalooban mo sa amin po mga bigating daladala, O God. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. 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 Sige po, simulan natin banggitin sa Panginoon yung ating pong mga bigating daladala. Tulad ng babaeng lumapit kay Elijah, sinabi niya, ano yung kanyang hinaing? Ano yung kanyang request? Ano yung kanyang kalagayan? O Lord, basa mo po ang lahat. Hayag po sa iyo ang lahat. Alam mo ang lahat. Bagamat alam mo po ang lahat, subalit nais mo po, Panginoon, katulad ng babae, ihayag namin, Panginoon, sa iyong harapan ang aming pong mga pangailangan. O Diyos, tulad ng sinabi ko po kanina, kaming lahat, maray lumarap kami sa iba't ibang problema. Problemang mabigat, problemang magaan. Problemang pampinansyal, problemang pampamilya, patungkol sa anak, asawa, magulang, kakilala, kaibigan. Iba-iba po, Panginoon, mag-isip tungkol sa aming mga kapatiran. Iba-iba po ang hinaing, O Diyos. Yung iba po may mga problemang pisikal. Meron po kami mga kilala, may cancer. Lord, sino po ang aming lalapitan? Sino po ang tutugon? Maraming dahil financially, we are unable, O Lord, to sustain the financial, Lord, need that we have.
Pero Lord, Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Katulad ng babaeng iyon, nilapit niya kay Elijah, Panginoon, ang kanyang suliranin. And Elijah spoke to her and answered her with such important message. Sinabi ni Elijah, "How can I help you? Paano kita matutulungan? Panginoon, narito po kami. Idinudulog ko sa iyo ang lahat ng needs ng bawat isa. Ama, Ama, kahabagan mo kami. O Diyos, abutin mo ang bawat isa. Kung ito may pagkukulang, Panginoon, nagkamali, nagkasala kami, Lord, ask forgiveness, Lord, we ask forgiveness. Kung ang mga anak namin, Panginoon, nagkulang, nagkamali, nagkasala, Lord, we ask forgiveness, Lord, patawarin mo sila. Kung ang mga magulang namin nagkamali sa'yo, Lord, patawarin mo sila. Kung aming pumamahal sa buhay, asawa, kabiyak, kung nagkulang, nagkamali, Lord, patawarin mo sila. Tulungan mo sila, Panginoon, muli manumbalik sa'yo, bigyan mo sila ng kalakasan. Lord, tulungan mo silang maglingkod na may kasiglahan sa iyo. Ialay kanilang buhay, Panginoon. Magtiwala sa iyo, kilalanin ka bilang Diyos at tunay na tagpagligtas ng buhay nila. Panginoon, iniiyak namin ito sa iyo. At Lord, ano pong magagawa namin para matugunan yun? Tulungan mo kami. Lord, ipahayag mo sa amin kung ano yung magagawa namin. Katulad ng babaeng yun, Lord. Ang sabi mo ni Elijah, anong meron ka sa bahay mo? And Lord, we admit, Lord, that sometimes we are unable, Lord, to do something. Pero gayon pa man, Panginoon, Lord, hahakbang kami. Tulad ng ninais mo, O Diyos, tutugon kami sa nalalayo ng iyong salita, O God. Kaya nga po, Panginoon, kumilos ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Ipahayag mo yung direksyon. And we will do, Lord, God. Do something, O Lord, for goodness, for greatness, O Lord. Salamat po. Lord, ang ilan po may makaramdaman. Lord, iba't iba po ang suliranin. Iba't iba po ang kalagayang pisikal. Pero Lord, wala pong imposible sa iyo. Wala pong imposible sa iyo. Ikaw ang Diyos na nagpapakita, ka Diyos na kailang magagamot. Wala pong bagay mahirap sa iyo, Lord. Yung mga nakausap mo, nagpatotoo. Cancer, Lord God, pinagaling mo. Lord, yung anak, Lord, naghimala ka sa kanila. Yung kabuhayan, ibinalik mo po, Panginoon, Lord. Hindi mo sila iniwan, ipinabayaan man, Diyos. O God, kung yung uwak at yung ibon pinakakain mo, yung bulaklak pinagaganda mo, pangkaimik pa kaya, kami pa kaya. Mas concerned ka sa amin, O Diyos. Lord, alisin mo lang po, Panginoon, sa amin yung mga kabagabagan, yung takot, pangamba, kapag dumarating kami at humaharap sa mga pagsubok na ito. Aliwin mo kami, Panginoon. Yakap ng iyong pagmamahal, kalinga at pagtugon. We pray for healing to those who are in need of healing, Lord, in Jesus' name. Wala pong mahirap sa iyo. At Lord, kung alam lang nila, Panginoon, yung kasunugtong ng kwento na yon, naghimala kang patuloy sa buhay na mag-iina. And we do know, Lord God, you work wonders by raising, Lord, the lives of his dead son. And that speaks that you are life. That you are life. Because you are the source of life. Hallelujah. Ikaw ang source ng aming kalakasan. Ikaw ang source ng buhay. Kaya mo pong bigyan ng katugunan ng aming pangailangan. Maging po sa aming po mga kapatiran na sa kailang mga tahanan, hindi ko po alam kailang bigating daladala. Marahil lang ilan po sa kailang sa banig ng karamdaman. But we pray, Lord God, raise them up in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, healing power be upon them and each and every one of us. In Jesus' name. Healing of soul, healing of spirit, healing of physical body, healing of mind. In Jesus' name. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Damin po natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Hallelujah. Yes, Lord, I pray, Lord God, to bless your people. Bless your people, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. I-bless niyo po yung katabi niyo, kapatid. Pag-pray niyo siya. I-bless niyo sila, Panginoon. God bless, Lord. Lord, i-bless mo po. Hallelujah. Yes, God. Lord, bless. Blessing, Lord, in the name of Jesus. Lord, bless my sister. Bless them, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Magmula pa sa ugat ng Lord, bless this children. Bless mo po, Panginoon. Hallelujah. Lord, bless mo po. I-bless mo po, Panginoon, pagpalain mo, Diyos. Bless mo po, Lord, in Jesus' name. Continue to bless your power. Bless ni po, buhay. Love you, Lord God. Bless my brother. Bless my brother.
God, in the name of Jesus, bless God. Lord, tunin mo po, palain mo po, Panginoon ng buhay. Lord God, Jesus. Lord, Jesus, bless. Bless, bless, Panginoon. Bless mo po, Panginoon. Bless. Lord, bless my sister. Lord God, bless. Patatagin mo ang aming pagtitiwala sa iyo, aming pananampalataya. Bigyan mo kami ng katugunan sa lahat ng aming mga dalangin. Tugunin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga problema. Tulungan mo kami maging matibay, Panginoon, ang aming pagpagtayo at paninindigan sa iyong mga salita at mga pangako. Oh God, Lord, you will pour out your blessing upon each and everyone. Noon hanggang ngayon, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Lord. Iba po ang presensya ng Diyos. Ang kaaliwang dulot nito sa buhay natin. Salamat sa Panginoon. Claim God's answer. Claim God's miracle. Remember, hindi po pinabayaan ng Diyos ang pamilya ng babaeng yon. Hindi rin kayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. All the glory and honor belongs to Jesus. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Alam niyo ho, totoo ito eh. Pag isa lang sa miyembro ng pamilya mo naging tapat sa Diyos, damay kayo. Damay tayo. Pero mas maganda lahat tayo. Mas maganda lahat po tayo. Ayan. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, ay bago tayo magtapos sa ating gawain, ay ilan pong mga mahalagang announcement? Announcement? Okay, yan po yung ilang mga announcement. December 18, sino pong magkaan ito? Basahin nyo na lang po sa ating pong screen yung announcement po natin. May service po tayo next Sunday at yung presentation ng Christmas Cantata. Diyan po kakaibang Caloocan, Bethel po talaga. December 23, Friday, Leadership Christmas Fellowship, 2 p.m. December 25, Sunday, Christmas Service. Okay, meron po tayong service sa Pasko. December 30, Friday, Thanksgiving Service. Wala po tayong online Bible study this coming Friday, sa December 30 po. Paalala po, sapagkat meron tayong Thanksgiving service dito po sa church and I invite to lahat po ay makapiling po natin. Magkaroon po tayo ng candlelight service
sa araw na yun. Thanksgiving, pagpapasalamat tayo sa Panginoon sa nakalipas pong mga panahon at taong ito na may pagpupuri at pagpasalamat. And then January 1, online service lamang po tayo. Wala pong service dito face-to-face, pero online po tayo. Amen. So magandang maga po sa inyo lahat. Puri ng Panginoon. Tawagin ko po ang ating, tayo pong lahat ay muling tumayo. Amen. So bago tayo lumisan at magkalob sa gawain ng Panginoon, tayo po ay mawit muna na may pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. And then closing prayer and then benediction. Amen. Tunay nga po na ang Panginoon ay tumutugon sa ating mga dalangin. Amen po ba? Amen. Patuloy po tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon habang inaawit po natin ang mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord God, we worship you, Jesus. Salamat, Panginoon. Jesus, tayo po'y manalangin. Lord, maraming maraming salamat, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord, sa mga salita mo, Panginoon, sa iyong mga pangako, Lord God, na kahit kailan, Panginoon, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, Lord God, bagamat sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon, Lord, ang pag-ibig mo, Lord God, ang pagmamahal mo ay nananatiling tapat, Panginoon. Salamat, Lord, sa aming mga kapatiran na nakasama namin sa pagsamba, Panginoon. Salamat, Lord, sa kay Pastor Jude, Lord God, na naghatid ng iyong mensahe, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, salamat sa iyong presensya, Panginoon. Dahil araw-araw, Panginoon, hindi mo kami binibigo, Panginoon, ang pagtugon mo sa aming mga panalangin, Panginoon. Pagtugon mo sa aming mga pangangailangan, Panginoon, ay laging nandiyan, Lord God.
Lord, ang aming dalangin ay patuloy kaming maglingkod sa iyo habang buhay, Panginoon. At ang mga salitang ito na mahal ka namin ay hindi lamang sa kanta, Panginoon, hindi lamang sa awit, Panginoon. Ngunit, Lord, ininadalangin namin na aming maisabuhay, Panginoon, habang buhay, Lord God. Lord, mahal na mahal ka namin, Panginoon. Habang kami nabubuhay, kami maglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord. Ang lahat ng ito ay ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Maging po sa inyo na sa inyong mga kanya-kanyang tahanan na sa ating pong pansamantang pag-iwalay at pagtatapos ng gawain ito. Taglayin ang bawat isa sa atin ng basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at pagliligtas at patuloy na pagpapagaling ng Diyos Anak at ang kaaliwan, pagkipisan, galaw at pagkilos ng Diyos Banal Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. God bless po sa inyo, mga kapatid. God bless po, God bless. Palain po kayo ng Panginoon. God bless po sa inyo. God bless. Magandang umaga. Praise God, praise God.